Alright, magandang araw pong muli sa inyo lahat. Ito po yung ating sumunod na vlog. Kasi minsan di ako nakakapag-vlog, ngayon susunod-sunurin ko naman ang pagbablog ko. At tungkol pa rin ito sa palay. Alam nyo yung palay na yung paborito kong topic yan. Alright. Kasi ang isa namang problema sa palay ay yung tinatawag nila na black bag. Ha? Yan, alam nyo yung rice black bag niyan, RBB. Oh, meron naman talagang sungot lagi. Oh, what do you want? Po, nakakita nga naman ang laruan yung aking anak. Anyway, black bag po. Paano ba natin kukontrol ng black bag sa palay? Ang black bag sa palay kasi napaka-destroso niya, napaka-laking perwisyo sa palay yan. Kaya kung hindi natin makukontrol, yan ang magpapabagsak sa ating ani, kawawa na naman ating pobreng mga farmer, malulubog na naman sa utang, ang dami-daming mga porsyentuhan. Kaya kawawa ang mga matatanda, mga farmer na may mga pinapaaral pa, kawawang kawawa. Kaya po, kailangan natin tulungan, puksain natin ang mga peste sa pamamagitan ng pag-i-spray ng tama at sa pamamagitan ng pagkukontrol ng tama. Yon. Nandito na naman po ating channel, Unwell Agri TV. At ngayong hapon nga po, pag-uusapan natin paano ba natin kukontrolin ang pesting black bag sa palay. Doon sa mga hindi nakakalam ng black bag at kayo ay nag-engage into farming, pag kayo inatake po ng black bag, napakalaki po problema niyan, lalo-lalo pag ganitong summer season at medyo bitin-bitin sa tubig. Ang black bag sobrang pahirap po talaga yan, kasi magpapadilaw yung inyong palay yan, susipsipin ang mga palay at mag-i-emit ng mga acid at mga likido na nakakasunog doon sa palay, kaya naninilaw ang inyong pangapalay. Now, ano ba ang pagkukontrol ng black bag? Sa akin pong sistema na ginagawa, kailangan din po natin talaga ng tubig. Tapos, simpleng insecticide lang, yung broad spectrum insecticide, kahit po Lambda Cyhalothrin o kung hindi kaya, Cypermethrin lang po. So, napakatipid lang ng Cypermethrin. Pwede po kayong bumili ng murang Cypermethrin, patay na po ang black bag. Huwag po kayong bumili ng mga mahal, kasi po hindi rin po magiging effective kung hindi tama yung timing. Okay? So, paano ba yung timing? So, ang black bag po ay umatake yan, lalo na sa mga stage na nasa tinatawag natin na vegetative stage o yung nagsusuhi yung palay. Sumisiksik sila doon, doon nanganganak, doon nangingitlog, at presto, yun na ay talagang pahirap talaga sa palay yon. Usually, umatake ang black bag pag nanggaling po tayo sa tinatawag ng mga El Nino o yung mga nagtag-init ng matagal. Diyan po yan umatake ang black bag. Assuming na dati po siyang may tubig, yung pinitak, may tubig po siya, at napansin nyo, may mga black bag nga po doon. Ang ginagawa ko po doon ay tinatanggalan ko po muna ng tubig. Isang araw o isang araw, isang gabi mo silang natanggalan ng tubig. Sumiksik na po sila sa ilalim. At nag-start na po silang mag-breeding. Nag-start na po silang manganak. Mangitlog. Nag-ano na po sila, nagpo-formation na po sila para doon sa breeding. Bigla nyo pong papatubigan yan. Ang ginagawa ko kasi yan, bigla kong pinapatubigan ng madaling araw yan. Mga alas 2 ng madaling araw, papatubigan ko po yan ng angat na angat po hanggang sa halos sa isagad ko sa may pilapil yan. So, kung ang laki po ng palay ay mga isang pie ang laki o 1 foot na ang laki na inyong palay, mag-iiwan lang po ako sa dulo ng pupistuhan nila. Mga kalahating dangkal o isang dangkal na pupwestuhan ng black bag. Na pag nagpatubig ako ng abrupt, yung biglaan po, patuyuan ko muna siya, tuyon-tuyo, pag tuyon-tuyo, bigla ko pong papatubigan yan, at bigla lang ang tubig, maglilitawan po sila sa dahon ng mga bandang alas 7, alas 6 ng umaga, makikita nyo na po lahat sila doon. Kasi maglilitawan na po sila doon sa may dahon, that's the time na mag-i-spray po ako ng contact insecticide. Yung contact insecticide, mura lang yan. Bumili lang po kayo ng Cypermethrin na tunay na Cypermethrin. Kahit anong Cypermethrin na nandyan, available sa market, bumili po kayo niyan at yan po ang i-spray nyo. Ano ba ang timpla? Ang timpla ko po sa isang 16 liters ng tubig, massive po dapat ang spray as much as possible. Kung isang hektara yan, mga dalawa, isa, dalawa, tatlong tao po ang mag-i-spray para mabigla po ng spray lahat yon. Hanggang pilapil po, ini-spray ko din. Alright? Ang timpla ko po sa kada isang spray tank ay isa hanggang dalawang takip po ng mga nasa hanggang 8 tablespoon ng Cypermethrin. Alright? Cypermethrin po. Cypermethrin lang. Kung hindi kaya, Lambda Cyhalothrin. Sa experience ko, Cypermethrin, yung contact insecticide na yan, okay yan.
Wala namang problema kahit na gawin yung tatlo yan, pero para makamenos kayo, isa hanggang dalawang takip lang ng insecticide o yung 4 tablespoon times 2. So 8 tablespoon po ang gagamitin natin na cypermethrin. Kung meron po kayong magagamit na sticker, eh mas maganda para talagang mas effective yung inyong pag-i-spray sa mga black bag na biglang umangat. Yun po yung mga adult na nagulat sa inyong pagpapatubig. Alright? So, sana kung na-imagine nyo, dapat nakuhanin yung ibig ko sabihin na bakit kinakailangan ko pang patuyuan. Kaya ako po siya pinapatuyuan kasi po, pag natutuyo po yung field, ay mas gusto po nila yon. Yan po kasi sila, nag-amphibious din yan eh. Pumapasok po sila kahit may tubig, parang nasanay na sila na may tubig doon sa palayan. Pero pag tinanggal mo yung tubig, bumababa po sila doon sa may siksik na siksik doon sa mga tillers, doon sa mga suhi. Doon sila sumisiksik, doon sila nanganganak, doon sila nangingitlog, at doon sila nanginginain, doon sila nagdudumi, kaya mabilis manilaw ang inyong palay. So pagka nagposisyon na po sila, let's say, may tubig, tinanggal mo ng tubig, pumasok sila sa ilalim, pumuposisyon na po sila doon para sa breeding, and bigla mong pinatubigan, parang tao din, nasyashock sila, bigla silang umaakyat. So tendency nila, aakyat talaga sila para silang nalulunod. Pupunta sila doon sa portion na walang tubig, doon sa iniwan mong walang tubig, at doon makikita mo mangingitim doon, saka ka mag-i-spray ngayon ng contact insecticide para mamatay po sila. Yun ang technique sa black bag. Now, kung hindi mo makuha, ay ulitin nyo lang po yung aking sinabi, at very effective po yan, napaka cost effective po yan, napaka mura lang yung magagastos. And just imagine, cypermethrin lang ang ginagamit natin dyan. Yan po ang pagkontrol ng black bag sa palay. Alright, so sana nakabigay ako ng mga tips and suggestion kung ano ang pinakamagandang gawin. Now, doon sa mga farmer na meron ibang mga idea at mga technique, aba, i-share nyo naman po sa ating mga kapwa farmer para nakatulong din po kayo sa ating mga kapwa magsasaka. Hindi lang po sinusolo-solo ang tagumpay. Dapat po yan ay dapat po i-share din natin sa ibang mga farmer kasi ngayon, ang labanan ngayon, kailangan ang farmer ay nagkakaisa at nagtutulungan. Pagka hindi, nako, kakainin tayo ng imported na mga palay, bigas. Kaya tayo po mga farmer, malalo na mga magsasaka ng palay, ay magtulungan po tayo mga kababayan. Happy po tayo. Alright, so hanggang doon na lang po muna ang ating vlog tungkol sa black bag. Alright, sa mga may gustong ma-elaborate pa kung ano pa yon, pwede po kayong mag-message, pwede po kayong mag-comment doon sa comment section para po mas maliwanagan po kayo mga kababayan, mga kaibigan, mga ka-greet. Alright, so yun lang po. At laging tatandaan dito sa ating mamunting channel. Pero bago nga ang lahat pala, kayo po muna ay mag-follow, yung mga hindi pa nakapag-follow sa ating Facebook page, sa Nuwilagri TV, at doon sa mga nanonood sa YouTube, type nyo lang po Noel Agri TV, lalabas po doon yung mga video natin, at pakisubscribe nyo naman po para lumawak po ang ating channel at marami pa tayong matulong ang mga farmer. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat doon sa mga nagfollow na at sa mga nagsubscribe na. Thank you very much. Yeah, kiss po yung natin subscribers. Yan, thank you daw, sabi ni Jasmine. Alright, laging tatandaan dito sa ating munting channel, ang Nuwilagri TV. Kayo mga farmers, tayo mga farmers ang bida. Boom, yun na nga. Ang dami ko kasing ati pag nag-ani, nagko-close. Mabuti yung nabasag mo. Bye-bye. Boom. Nasuntok eh. Bisit na Pacquiao, are. Nakaka-influensya talaga 'to si Pacquiao at si Spence.